kung ano kabisik ko, kung anong kadami-dami kong mga trabaho. Minsan, di ba, hindi mo wala din ang pagka-stress. May stress ka, yung mga hini-inis. Lumalabas muna ako, nagre-relax ako doon. Pagbalik ko dito na sa loob, okay na ako. Paano hindi ka makakaroon dito ng mga depression, yung anxiety, yung stress? Dahil dito ko lang nakakulong sa bahay, lalo na kung hindi ko nagda-drive. Ako, walang mangyayari, kaya ako, marunong lang ako sa aking ginagawa. At mas lalong nadidepress ako, walang laman ang aking wallet. Welcome back to my channel. It's morning, Mama Ella, Friday. Today is Friday and it's very sunny, but it's windy, my friends and friendship. Kumusta kayong lahat dyan? Ako ito okay. Nagbabawi ng pagod ko yesterday sa pagluto ng apat na putahe, and I woke up very early in the morning yesterday. At ngayon na ako nagising dahil sobrang pagod ko siguro. At look at Zoe, say good morning to my baby. Good morning. Okay, what are you eating? Pizza. Pizza. Humingi siya ng pizza in the morning. Pinainit niya sa dad niya. Dahil nagugutom na siya. And now we are making food. We're making food for breakfast too, right? And ito ang natira sa pamotikyo ko kahapon. Kaya ngayong umaga ako ay mag-ready ng food. Magluluto ako. Parang po kung may natitira pa akong lugaw. May lugaw. Ah, ito meron pa siguro. Ah, ito yung lugaw. Wala, saan kaya ang lugaw? Ubus na siguro. Gulay-gulay ang nandyan. May natitira pa rin kaming mga ulam. Ito yung apretada. At ito yung dinuguan. Kaya hindi na ako magluluto ngayong araw. My friends and friendship. At ito may mga kanin. Isasangag ko na lang ito. At ito may adobo pa kami natitira. Sarap sa sinangag mamaya. No, sobrang pagod ko talaga, my friends and friendship. Ito na siguro pag tumatanda ka na, ay ganito na talaga ang pakiramdam mo sa sobrang napapagod kapag kaunting trabaho lang. Mabuti kahapon, my friends and friendship, ay dilig ako ng mga tanim. Kasi nakalimutan kong magdilig noong nakaraang araw. Ay, yung rose namin noon, daming bulaklak. Yung namumpadkad ang bulaklak niya, puro puti, parang bouquet na ginagamit sa kasal. Okay. So mag-start akong cook. Okay, bye-bye for a while. Hello, my friends. Morning. Kaya mag-aalmosal kami at ako ay magsasangag ng rice. Ito, my friends and friendship, kagabi ang aking supas. Yung may nilagay ko lang sa ref, hindi na ubos. Lugaw. Kaya may natira pa. Sayang may ininit ko. Ayan siya. At ito naman kay Papa Dudes. At ito yung natira kahapon na tusino. At may natira rin ako sa prito kong kamote. Sarap ito, magsasangag ako ng rice. Pero mapiprito pa rin ako ng saging. Dahil my friends and friendship, madami akong saging. Ayan. Kaya magpiprito ako. At may adobo pa nga kami, pero iinitin ko to. Sayang to, ilalagay ko sa maliit na lagayan. Ito oh. Ayan pa yung adobo. Sayang pa yan, my friends and friendship. Diba, mahalang bilihin ngayon. Kaya kay Zoe, ito na siya, kumain na ng isang pizza. Ito ang natira. More than one half ang kinain. Pero nilagyan ko pa rin siya ng spam. At saka egg, at saka hotdog. Na Pilipinong hotdog. Yun ang gusto niya. At mayroon din kami nakaready dito ni Papa Dudes na pandikoko. Apat o kapon, iwang pa naging dalawa ng kinain siguro ng mga bata. Kaya my friends and friendship, due to the problem parati ni Papa na mahina siya pag nag-poops, kaya ito mayroon siyang parang maintenance na niya. Ito may relax. Kaya kayo my friends and friendship, pag nahihirapan kayong mag-poops, ito may relax, maganda sa pag-poops. Iinom ka lang ng isang baso. Yung titimplahin mo lang siya, ititimpla mo lang, at ito ang kanyang gamot sa pag-poops. Mga 3 days siya kasi minsan hindi nag-poops. Siguro depende sa mga kinakain niya. At nahihirapan siya, at yun ang talagang matinding problema niya, ang pag-poops niya. Pero ngayon okay naman siya. Pag uminom ka nito, dire-diretso, parang tubig, parang nililinis ang dyan. Isang ganito yan. Lalagyan ko lang ng tubig o kaya juice. Kaya tubig lang dahil diabetic siya, huwag siyang mag-juice. Kaya ito na lang muna. Tirang kanin, kasi sinasangat ko lang ito na plain lang, walang kung anong halo. Asin lang at saka mantika. Tapos iuulam sa mga leftover na pagkain. Kaya masarap ito. Itong feel na feel mo talagang almusal. Sinagani ko kami noon sa Pilipinas.
nagsasangag kami ng kanin na plain lang na hindi nilalagyan ng kung ano-ano, asin lang. Mayroon ako rito mga rock salt. Ay, hindi pala po. Ito ang asin. Napadamit ayata ang mantika. Ito pa yung adobo ko. Sharp. Ayun na. Sarap. Ito ang natira sa dinuguan na niloto ko kahapon. Ayan. At ako ay magtitimpla muna ng kape. At nagugutom na ako, my friends and friendship. Pagkatapos nito, ang dami kong hugasan. Kaldero. Plate, okay lang. Ilalagay sa dishwash. Ang dami kong hugasan ngayon. Kasi yung mga nilutuan na iba, ang natitirang pagkain ay nilipat ko sa Tupperware, my friends and friendship. Magtitimpla muna ako. Sabi ko, kung sampol ang kamay ko, tapos na lahat. Eh, hindi eh. Dalawa lang. Nakay, double-double ang trabaho ko pag sa umaga. Ay, nako. Ang dumi-dumi ng aking kalan, my friends and friendship. Kahapon sa pagluluto, dalawang araw hindi ko nalinis. Nagiinit ako para sarap kasi ang saging. Sarap kasi ang saging, my friends and friendship, pag sa umaga, yung ipiprito at uulam sa parang appetizer sa sinangag. Tapos may adobo. Wow, sarap, my friends and friendship. Binabala. Ang lalaki ng mga saging, my friends and friendship. Kaya, bumili ako, worth of $40 lahat ang binili ko na saging. Kasi parang hindi ko maiiwanan talaga ang isa. Pag namimili ako ng kayang piling, yung piling ng saging, eh miniiwan pang mas maganda pa doon. Dami kong kakainin ngayon dahil maraming naghantay-antay sa akin ng mga lilinisin dito sa bahay. Kaya napiprito pa muna ako, my friends and friendship, ng saging. Ito, prito. Baka mamaya. Pag halimbawa, sabi ko, pag nahinog itong lahat na, gagawin kong minatamis na saging. Tapos, papalamigin at lalagyan ng milk, yung condensed milk or evaporated. Lagyan ng ice. Ako, ang sarap. Sarap-sarap talaga yun. Ang dessert talaga. Sara, kain na tayo. Mahila ko nakaupo. Tinapos ko muna lahat silang kumain. Kami na lang ni Papa dun sa naiwan dito sa table. Tapos na si JR. Iwan ko kung paano namin maubos itong pagkain. May lugaw, may saging. Ito yung dinuguan na gawa ko. At may leftover na tocino. At may adobo, sinangag, at kamote. Bana yung kamote kyu kahapon. Ang dessert, maganda yun. At ito ang coffee. Tara, my friends and friendship, kain na tayo. Nagugutom na si ako. Kahapon, nagtataka ako. Sabi ko pa, mukhang patay na yung kamatis ko. Yun pala, paghapon, ang dahon ng kamatis, inakatiklop. At itong adobo. Sarap sa sinangag, saging na prito. Tara, kain na, my friend. Kuwap ng adobo. Ang sarap ng sinangag, tapos may pritong saging, tapos ng kakamay, tapos may adobo. Sarap. Saving it for later if I can. Ito na ang susunod ko, yung arroz caldo. Sarap yung gawa kong arroz caldo. It's good for you. 15 minutes later. Oh, ano nang gagawin ko ngayon at busog na ako, my friends and friendship. Ito. Tulog. Pagkain. Ayokong matulog. Sabi ni Papa matulog.
Halika mo nga naman, my friends and friendship. Update ko kayo sa aking mga tanim doon. Date ko muna kayo para makita din ninyo ang pinagkakaabalahan ko rin. Hindi lang itong pagbablog, pero doon ako sa mga tanim ko. Parati ako doon kung halimbawa, yung mainit ang ulo ko dito pag nagagalit ako. Ganun siguro pag tumatanda, minsan ko lang sa timplada. Doon ako pumunta sa garden ko. Pagbalik ko na dito, okay na ako. At kung minsan, dito sa aking vlog, eh, parang pinipretend kong kausap ko kayong lahat. Kaya happy na din ako. Ngayon, yun ang pinagkakabalahan ko ngayon. Kung anong kabisi ko, kung anong kadami-dami kong mga trabaho. Minsan, di ba mawala din ang pagka-stress? Nai-stress ka, yung mga hiniinis na kaya lang. May time talagang ganun. Pero ako sandalian lang pag nag-ganun. Madali ako makarecover. Hindi ako sanay na nagmamaktol at hindi ako sanay na nagagalit at hindi ako sanay na parating nakasimangot. Buong sinsira talaga ako, my friends and friends. Kahit noon pa mang bata pa ako. Ang halakhak ko, pag ako malakhak noon, pag tumawa, nakakaabot sa kapitbahay, malayo ang bahay nila, naaabot ang halakhak ko doon. Eh, ganun talaga ako. Very happy talaga ako. Jolly talaga akong klaseng tao. Ang mga kasama ko, pag ganitong may edad na ako, nung nag-reunion kami noon, nung senior na reunion sa Pilipinas, tawa ng tawa sila sa akin. Kasi pa ako ang masyadong mahilig ako magpatawa. Yung hindi ang nagiging clown, kundi pag nagsasalita lang, yung parang pretending lang na yung sasalita ka, yung parang nakakatawa ang dating. Yung ganun. Very happy talaga ako na tao. Kaya sabi ko, pag madaming trabaho dito sa loob ng bahay, lumalabas muna ako, nagre-relax ako doon. Pagbalik ko dito na sa loob, okay na ako. Can fight na ako sa mga kung anong mga trabaho, hugasan, linisin, ligpitin, lahat-lahat, yung pag-alaga kay Papa. Yun, okay na ako. Kaya yun ang dahilan kung bakit ako may mga tanim. Yun talaga ang nagpapaalis ng stress, depression, anxiety, everything ang nangyayari dito sa mga may mga edad na sa Amerika. Kung hindi ka marunong lumaban, ay yun ang sasapitin mo dito. Kaya fight na lang sa lahat. Paano hindi ka makakaroon dito ng mga depression, yung anxiety, yung stress? Dahil dito ka lang nakakulong sa bahay, lalo na kung hindi ka nagda-drive. Ako, walang mangyayari. Kaya ako, marunong lang ako sa aking ginagawa. Ayun. At mas lalong nadidepress ako, walang laman ang aking wallet. Charot. Wala akong pera. Pinit ang ulo ko. Kahit sino naman siguro kung walang pera. Pero ganyang kaliit lang ang aking paghalimbawa, bayaran na ng bills. Diba? Nagkukwinta ka na. Ito lang babayaran. Pag may natitira, okay. May matitira na $100 or $50, pangtuwa ka na. Ang masaklap kung walang natitira. Oh my God. Uuwi pala ang anak kong si Judelia din sa Pilipinas magbabakasyon. Doon magsiselebrate sila ng birthday ni Sam. At ang asawa niya si TJ ay bibisitahin ang kanyang mami, ang kanyang nanay, doon din sa Subic, sa Angeles. Dahil medyo parang matanda na at nakakaroon na ng dementia. Yung hindi na nakakakilala, minsan may time na okay. Kaya maiuwi muna sila doon. Iwan ko kailang may 1 month kaya ang bakasyon nila, 3 weeks lang dad, no? 3 weeks ang bakasyon nila. Sila, Zoe, when are you going to the Philippines? January? Yeah, excited na. Zoe want to go to the Philippines and the dad and the mom next year. Yes. By January, you're going back to Boracay, ha? When are you going? I don't know. Okay. So, we're going to casino. That's Papa's favorite place. When Papa is going to casino. You walk so fast. Yeah, he's walking too fast in casino. Yeah, he's walking too fast. Si Papa daw, pag nandun sa casino, walking too fast. Kasi kinukwento ng nanay. Ayun, ang happy siya. Si Papa, pag hindi mabibili ng pera ang kanyang happiness pag nasa casino. Every end of the month, nandun kami sa casino, nagpupunta. Maraming senior doon. Pero pag Monday, maraming mga bonus. Minsan ang bonus ni Papa, mga $150. Ang akin lang is like $50. Wala na, yun lang. Yung bonus play, yung lalagyan mo lang ng $1 tapos maglalaro ka. Yun. So, anyway, back tayo kay Zoe. Magbabakasyon by January. Excited daw because sabi ni Zoe, kung nasa Pilipinas daw siya, is mucho dinero daw siya doon. You have a lot of money in the Philippines, right? So what did you do with your money in the Philippines? Spend it where? In Boracay, and where did you go? Is a big mall in Manila? Yeah. Malaki daw ang mall natin dyan sa Maynila. Kasi dito may mga mall, pero hindi kano ganyang kalaki ng Mall of Asia. Sobrang laki na kaya. Nagpapa siya. Know from Mall of Egypt?
because Filipinos are watching this. I know. So don't forget to subscribe by Zoe's channel too, huh? You have your channel. Okay. Kaya yun. Kaya uwi daw. Kaya lang sabi ko, uwi sana kami ng mga January, mga end of the year. Pero depende kay Papa Dudes. Bahala na. Basta pag may pera, masarap na sumakay sa business class, right? Ay nako. Okay. Punta muna tayo sa garden, my friends and friendship. Mamaya ko na ito ililigpit. Relax, relax muna bago bumalik. Naglilinis kami ng banyo ni JR. Nagbabakyum. Siya lang ang pinapabakyum ko. Sabi ko, ako lang ang magmamap. Kaya na lang ako ng... Sa mga deligid. Kailangan may walis ka. Ako ang nagmamap. Kasi pag siya ang asahan mong magmap, wala. Matuloy pa rin. Ito kasi ang banyo ni Jarrell at saka ni Miguel. Yung dalawang ito, eh, hindi naglilinis ang kanilang banyo. Ano ang banyo nila? Ate nang busy. Hindi sila nakapaglinis. Ano nila, my friends and friendship? Ang kanilang salamin. Kaya lilinis-linisan na lang natin. Wala lang mga oras ang mga ito sa paglilinis. Buti na lang si Mama Ella kung recharge talaga ang katawan ni Mama Ella. Ay talagang maliksi talaga sa paggagawa ng lahat ng mga bagay. Minsan, tumatating din ang oras na yung napapagod ka na, my friends and friendship. Yung bang tinatamad ka ng malaw. Kung siguro may time talagang dumadating yun. Pero ayaw kong manatiling ganun. Kaya kailangan ko makaparati akong alerto at maliksi ako sa mga ginagawa ko. Saka lang kung magpapahinga ko medyo wala nang gagawin. Nagpapahinga lang ako kung tapos na paupo-upo, nood ng TV, parelax-relax. Ganun talaga ang buhay dito sa Amerika. Pag hindi ka naglilinis, ikaw na iwan sa bahay, isiguradong dadapuin ka ng maraming insekto sa loob. Pag madumi, kailangan parating malinis. At mabango ang paligid, o diba? My friends and friendship. Yes. Linis-linis lang pag habang malakas pa. Wala kasi may mga pasok silang lahat. Ako lang naman dito ang iiwan. Si Papa, hindi rin mo makapaglinis. Si Jerry lang ang pinapakyum ko dahil yung napapagod ako magpakyum. Ayun, malinis pa. Next. Doon naman ako sa toilet bowl. Nalala ko noon nung nagtatrabaho ko sa hotel. Nako, 18 na rooms. 18 na ba yung nililinis mo? Eh, hindi naman kilala mo kung sino ang tumai doon. Sino ko ang kalat. Kaya yun, my friends and friends, parang masasanay na din ako na maglinis ng mga banyo. Itong bathtub nila, sila na ang maglilinis niyan. Hindi ko na kaya dyan sa bathtub, kaya masakit ang likod ko sa... Mahala na sila. Pag maliligo, pwede naman nalilinisan yan. Mamaya sa banyo ko na naman, wala na akong lipstick. Teka, mag-lipstick muna ako. Tapos na ang number one, ang number two na bathroom naming malinis ko. Anong kinakain mo? Banana. Ayan, kumakain ng pritong banana. Itong apo kong foreigner ng mga banana na mga kinakain namin. Ayan, kumakain, oh. At kumakain din ng sinigang yan. Ayan. Ang daddy nga, my friends and friends, ang daddy niyan, kumakain ng sinangag. Kumakain ng mga Pilipino food na yan. Nasasanay na. Minsan nagtatagalog, matatawa ka. Kaya, sapak trabaho na, my friends and friendship. Ayan, oh. Tingnan ninyo, oh. Ayan. 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 At, ayan. Oh, kusina pa ba to? Parang restaurant na. At, halika, tingnan ninyo yung table ko, my friends and friendship. Ayan. Siyempre, iinit ang ulo ko mo, pero ako hindi. Hindi ako mainit ang ulo ko. Okay lang siya. Basta, sinimulan mo ng happy. Ang morning mo, you should be happy the whole day. Okay, lipit lang ako, my friends and friendship. So, how do you taste it?
Okay, but in, before anything else, halika my friends and friendship, punta tayo sa garden ko muna sandali. Kahapon nagdilig na ako. May basa pa ang puno. Marami talaga pag kumain ng may mga bunga-bunga na din. Ayun, may mga bunga na sa ilalim. Mga nagtatago. Ito yung kangkong ko, oh my friends and friendship. Dami ng dahon. Okay. Ito na yung kamatis ko, my friends and friendship. Taba-taba. Ayan. May mga bunga na din siya. Ayan. Ayan yung kangkong, malapit na ako makapaggulay. Ayan yung isa, nilipat ko doon. And then, update ko lang sa inyo itong mga sili ko. Ayan din. Ayan. At ayan ang cucumber ko, my friends and friendship po. Simula ng gumapang. At ito yung okra ko. Ano kaya nagkakain ito? Ito may mga bulaklak sa puno o may mga bunga na ka. May mga hapon ko na ito didiligan. Bulaklak. Ayan. Ay, ito na, my friends and friendship. Parang ginaano ng bagyo na at kumalma. Ayos na ang aking lababo. Pati itong table, minacheck ko lang, my friends and friendship. Ito pa ang hindi. Babad ko muna. Yan, mamaya na yan. Where's your mom? Suplayin ko muna yung book niya. Ay, tapos ko na may braid ang buhok niya. Mahaba ang buhok niya. Okay. Ayan pa, hindi ko pa naligkit, my friends and friendship. Ito pa, hindi pa ako nakapagwalis. Hindi ko pa nalinis yung kalan. Lilinisin ko muna. 15 minutes later. Diyan pa ba kayo? Naglilinis pa ako ng aming bathroom. Dahil maliligos pa pa doon sa i-assist ko muna siya. At iaayusin ko yung kanyang upuan para sa pagpaligo niya. Kaya nandito, yung isa niyang upuan. Kasi yung upuan niyang yun, na ginagamit, ayaw ko doon. Ay baka maliit, baka magdulas. Kaya meron siya rito ang isang upuan. At ito ay pwede ito doon sa bathroom. Ay, moly moly. Ito ang talagang kanyang binigay ito ng insurance. Pinatalag ko ng insurance sa kanya. Kaya ito ang ipapasok. Bago to, kailang walang space na lagyan doon sa garage. Dahil magaan lang naman. Kaya dinala ito dito sa labas. Kaya ayan, ilalagay ko doon sa banyo at aalisin din pagkatapot. Okay. Ito. Doon. Inaalagaan ko ng friends and friendship. Ayan, ito. Init sa labas. Sobra init sa labas. Nagpalabas ako ng dog. Nagpapa kay Munmun. Grabe init. Pero nakasombrero naman ako. Mauuhaw ako. Mag-blend kaya ako ng avocado. Kaya mag-blend tayo, my friends and friendship. Mag-avocado shake tayo.
po ito. Oh. Sarap na, masarap. Ito wala kasi akong sagu. Sagu ako, wala ko. Naubos na yung sagu dito. Kaya tara, may friends and friendship. Avocado shake. Mmm. Sarap. Ah. Ang sarap ng avocado shake. Kaninang umaga, maaga pa ako nagising. Hindi pala. Late na ako magising. Pinabayaan ako ng asawa gising na siya. Sabi niya, hilik daw, ikaw nang hilik, inalis mo yung CPAP mo. Sabi na, pagod na pagod talaga yung asawa ko. Sabi niya, oo nga ako, napagod ako kahapon. Pero, hanggat gising ako, ibang pa ako lang ang parang nangangalay. Hindi ako nakaka-feel na napapagod ako. Pero yung spine ko, yung parang nangangalay siya. Pero pag nakahiga na ako, doon malaman na pagod ako dahil talagang tulog na tulog ako. Kahit magdaganan pa siguro ang ilang elepante, hindi ako makakagising. Yun. Pero ngayon naman, siyempre kahapon, hindi ako masyado nakapagligpit. Ngayon nagligpit ako. Lahat. Pati yung mga banyo, dalawang banyo nilinis ko. Kasi itong mga bata, pag pumasok yung kabilang banyo, pumasok sa trabaho, hindi sila may nawala ng time na maglinis. Kaya, ako lang ang naglilinis. Ito na, malinis na ang bahay namin. Ngayon ako nakaupo, nagpalabas na ako ng dogs. Pinalabas ko yung mga dog, yung dogs ni Mikel at wala siya sa work. Pinakain ko muna, tapos nagpup siya doon sa may park. Ang init. Magbalik ko, sobrang init. Relax, relax ako ngayon. Okay na. So don't forget to subscribe my channel. Bye-bye. Thank you for watching my friends and friendship. At shoutout kay Blessy Matos. At marami pa akong shoutout ang mga friendship. Salamat kay Maring Susan, Rilado at kay Pare. Kay Maring Libby, shoutout sa iyo. At shoutout sa brother ko, Juanito Damian, sa asawa niya. At shoutout kay Nonay Rodi. Shoutout kay Nilo. Kay Manang Angel, shoutout sa inyo. At shoutout sa mga friendship ko na nanonood ng aking channel. Okay. At shoutout pala kay Baby Ruth Duenas. Shoutout sa iyo. At shoutout sa aking viewers na dito sa California. Ang user niya, hindi ko lang masi JR. JR sa, hindi ko mabasa kasi ang kanyang ang username ang naka-appear. Shoutout sa iyo. Thank you for watching sa aking mga viewers na walang sawang manood sa aking mga vlog. Isang pasensya lang kayo kung ano lang ang aking maabot ng aking iba vlog. Yung parang pinapart time ko lang kasi marami na akong ginagawa. My friends and friendship. Yun bang alam naman ninyo, wala naman akong tinatagong buhay ko. Ang pag-aalaga ng asawa, ang pag-take care ng apo at pag-take care dito sa aming bahay. Dahil siyempre kami lang ang naiiwan dito pag na-work, nasa work ang mga bata. So, kung hindi naman ako nakakalabas, kaya pasensya na lang kayo at pinapakita ko lang sa inyo ang daily life ko, ang buhay ni Mama Ella. Come on, you want this, the avocado and the Papa Dudes. At itong si Zoe o kagigising lang. Okay, so maraming salamat sa iyong kapapanood ng aking channel. Sana ay bigyan pa kayo ng tayong lahat ng mahabang buhay at magandang kaisipan na sana ay lumakas pa ng ating pangangatawan. Ingat lang kayo parati. Gawin lang ninyo parating inspirasyon sa buhay ang mga anak ninyo, ang pamilya ninyo. Tandaan ninyo, life is too short, my friends and friendship. Mag-enjoy tayo. At kung may counting pera tayong hinahawakan, bili natin ng pagkain para mahaba ang ating buhay. Okay, enjoy life, my friends and friendship. Bye-bye!